Okay mga kaibigan, sa wakas natapos din. Ngayon ko lang nalagyan ng varnish at saka sanding sealer muna kanina, tapos varnish. Ito ang project ko na ginamitan ko nung aking bagong planer, yung aking LOTUS electric planer. Ito, sabi ko nga noon matitesting yung aking planer na yun sa isang project. Ngayon natitesting ko na. Bukan natin. Parang nahihirapan ng blade niya. Talagang matigas lang talaga yung kahoy. Matigas lang yung kahoy. Okay. Talagang matigas mga kaibigan itong kahoy na to. Isa pa, isa pa. Ito mga kaibigan. Subukan natin dito. Ito isang uri din ng hardwood. Ang tawag dito sa amin ay balayong. Hindi ko alam sa ibang lugar kung anong tawag dito. Ito sa amin ito'y balayong. Itingnan ko kung tatalab ito rito. Kasi doon sa mulawin, talagang matigas yung mulawin eh. Halos hindi naman nagpapangiba sa tigas. Kaya lang medyo madulas yung mulawin. Bukan natin dito sa balayong. Hey, tignan natin kung may pagbabago sa blade niya. Matalas pa rin naman siya. Okay, matalim pa rin siya. Hindi lang natin sigurado pag matagalan gamit. Okay. Siguro naman sapat na yung tagal na yun para malaman natin kung maganda yung blade ng ating bagong billing planer. Okay. Nag-unboxing na lang tayo. Narin lang tayo. Sinamahan na rin natin ang review para malaman natin yung performance itong ating bagong beam cleaner. Ang masasabi ko lang dito mga kaibigan, para sa karaman ng ibang gustong bumili ng bagong planer, sa unang paggamit ko
sa unang paggamit ko, kasi marami na rin akong nasubukan ng planer, unang andar niya, ang napansin ko agad yung pag-iinit ng body niya. Ayan o. Ayan o. Mainit siya. Malalaman natin ito kung ganun pa rin performance ito kapag ginamit natin ito sa isang palit. Kasi malalaman natin ito kung ganun pa rin performance ito pagka ginamit natin ito sa isang project. Kasi umiinit siya. Hindi katulad ng mga ibang planer na ginamit ko na. Yung mga planer na ginamit ko na, na kahit na ginamit ko na isang oras, hindi siya umiinit ng ganito. Mainit mga kaibigan, no? Ayan o. Tsaka yung amoy. Amoy ng magnet wire na nagiinit. Sabi ko nga sa inyo, nagre-rewind ako ng mga electric motor. At alam ko, kahit di ko pa nabubuksan yung electric motor, kung may tama yung winding niya. Sa amoy pa lang, medyo may amoy siya na mabango. Amoy ng magnet wire na nasusunog. Pero pwede rin naman na yung ano niya, yung electrical varnish niya na nainitan, pwede rin naman yon. Kaya sabi ko sa inyo, masusubukan natin ito kapag ginamit natin ito ng medyo matagal sa isang project. Okay. LOTUS electric planer. Susubukan ko ikaw. Masusubukan ko ang quality mo sa project na gagawin ko sa susunod. Okay. Papakita ko sa inyo kung anong naging performance. Talagang nasiyahan ako. Ito yung resulta ng aking pinagpaguran. Gamit ang bagong electric planer. LOTUS electric planer. 580W. Kung natanda nyo yung aking in-unboxing na planer, LOTUS planer, ito na ang naging first project ng aking electric planer na yon. Ito pa yung aking planer na in-order sa Siapi. Yung in-unboxing ko nung nakaraan. At ito rin po ang ginamit ko sa paggawa ng sofa na to. Lahat ng kahoy na yan ay dumaan dyan sa planer na yan. At dyan ko nasubukan kung gaano kahusay at kaganda at katibay ang planer na yan. Kasi ang mga kahoy na ginamit ko dyan ay dating katri ng aking kapatid ay kinalas at ipinagawa sa aking sopa. Pero yung mga kahoy na yan ay matitigas na uri ng kahoy. Kaya kung ang planer na gagamitin dyan ay mahinang klase, hindi quality, hindi mamapaganda ang yari yan. At saka hindi tatagal. Kasi sabi ko nga ay matigas na klaseng kahoy yan. Kaya dito ko nasubukan, tulad na sinabi ko sa planer, sa pag-unboxing ko, dito masusubukan ang planer na yan kapag nagkaroon ako ng project.